problema lang sa connection si Gainel Krishnan of TV Patrol, but I'll have to read her question. Her question is for the entire cast. No? How does it feel to do a project in the midst of pandemic? Christoph? Ako, tinuturing ko siyang malaking blessings kasi hindi lahat ng artista or ano eh, tawag dito, hindi lahat nabibigyan ng opportunity na makapagtrabaho dahil nga sa pandemic. Kaya sobrang, sobrang ano, blessed yung nararamdaman ko. Yun. JM? Oh, same din kay Christoph. Every opportunity ngayon is a big blessing for me, lalo na sa pinagdadaanan natin ngayon. Thank you so much. Ako naman, ano, kagaya din nung kanila, actually, sobrang honored ako na to be part of iWant. Parang dati tagi-interview ako ng mga artistang may show sa iWant. Tapos ngayon, dahi, nasa iWant. I want it that way. Char. Pero sobrang stricto ng ano namin doon kasi meron kaming nakaantabay na from time to time may nag-check ng temperature namin. Kailangan din sobra yung kahit nag-swab test kami lahat. Kailangan meron pa din physical distancing and of course yung regular na pag-aalcohol. Sobrang maingat ka din. Alam mo yung parang gusto mo ng yung physical na connection. Hindi naman yung ganong ka-physical, if you know what I mean. Pero yeah, kailangan control lang kasi may pandemic pa nga. So, ikaw. Siyempre, blessed kasi kahit na pandemic na nagtutuloy-tuloy pa rin, di ba? May mga kilala akong ano na matagal nang hindi nagkakaroon. So, blessed pa rin and sana tuloy-tuloy. Sana tuloy-tuloy. Para sa ating lahat, actually, sana lahat magka-work kasi yun talaga pinakailangan ngayon eh. Mahirap maghanap ng maraming nawalan trabaho, maraming naghahanap ng trabaho. Kasi ito pang pandemic, maraming nagawa sa mga tao. So, sana lahat, lahat ng artista, lahat ng staff, ng trabaho, nag-pray kaya. Thank you. What plus 1,000 points ka daw sa langit pa. Ang bait mo. Thank you. Miss Ina. Plus 1,000 points. May points. Actually, ang pagiging artista, sa totoo lang, blessing eh. Kasi tuloy-tuloy pa rin ang mga shows, di ba? Kumbaga, digital, TV, ang daming medium for mga series like that. So, blessed ang mga artista rin nga and sa behind the camera, mga staff na meron sila pa rin work, may chance sila mag-work. Basta, and also, it's nice that yung protocol nga sa taping, very safe. So, hindi talaga din yun yung concern mo, yung, yun nga, yung health mo. Kundi kasi very safe naman, tinetest nga regularly, di ba? And, I mean, you have to go, you have to do the testing. Pero, very thankful, yun nga, dapat, basta maging healthy pa rin, always na maging conscious na maging healthy na kumain ng maayos, huwag magpupuyat. And yun ang may isang magandang nangyayari sa showbiz, yung 14 hours na lang yung trabaho. Ah, that's so amazing, di ba? Aminin natin, isa yan sa wish natin na mangyari, pero pakiramdam natin, hindi mangyayari nung before the pandemic. Pero, yun na nga, yun ang isang napakagandang nangyari, wala nang puyat. At saka less stress kasi tapusan na eh. Tinatapos mo na yung ginagawa mo, di ba? Which is really good. And ang masarap din ngayon pag nagtetest ka tapos nag-negative ka, you know, thank God, little victories na. During the pandemic, alam mo na healthy ka. So, yun ang mga little blessings na nangyayari ngayong pandemic. Pero syempre, always be careful and be a blessing to others. Okay? True. Actually, may isa pa yung kaninang tanong si Gainel eh, for Pau. Na-pressure ka ba na yung sa role mo, lalo na, na mahaba yung lines mo? Yan yes. Ang tanong ni Gainel. Yes, sobra, sobra. May time nga na, di ba yung hindi ako nakatulog, although na-insomnia naman talaga. Gaya nga nasabi ni Miss Ina, neurotic. Neurotic. Super, grabe mag-isip. Grabe, as grabe. In. So, yun. Siyempre, pressured na. Dumating pa sa point na hindi na makapagpahinga.
Kasi tinatawagan ko sila, after ng taping, tinatawagan ko pa sila yung mga staff para tulungan ako mag-memorize. So sila Ate Punky, ganyan. So napupuya talaga kami. Yung last day ng taping, yun na yung time na hinayblad ako, diba? Nandun ka ba? Nakikinom. Tumas yung BP ko sobra. So, oh. Ayun. Hinayblad? Kung sino pa yung pinaka-bagets? Yung pa yung na-high blood? Tapos siguro bigla, after nung scene namin ni Sophie, pagtayo kong ganyan, parang muntik na ako tumumba sa sobrang ilog. Pag-check nila ng BP ko, yun mataas. Eksakto yung gamot ko, hindi ko dala. So, na-high blood yan siya, na-shook kaming lahat. Oh my God. Oo. So yun, sobrang pressure. Thank you, Pao. So that's it, Pansit. Any more? Justin pala. Ayan, ang next naman na magtatanong is from People's Journal. We have Sir Eugene Assis. Tito Eugene. Hi, good afternoon. Okay. My first question is for Ina. Hi, Eugene. Nice to see you. Hi, how are you? Oh, my. I'm good. Thank you. Okay. Kanina nabanggit mo yung tungkol sa 20 years na yung pagsasama niya ng mister mo. Bakit tumagal ng ganun samantalang sabi mo parang hindi naman siya romantic or anong dahilan? Is it financial stability or talagang yung love is there? Ano ba? Of course, it's the love. Kasi yung asawa ko sobrang bait. You know, no one's perfect kasi may mga lalaki nga sobrang romantic, di ba? Pero yung pala malaman mo, hindi lang pala ikaw. So, mas gugustuhin ko na yung super nice person na he's such a good father to my kids and to our kids. And mas gugustuhin ko na yun, may peace of mind ako noon na ganun siya. So, mas pipiliin ko na hindi romantic pero sobrang bait kesa sobrang romantic na ladies man. Tapos, yun naman, di ba? Yun ang mga matinik. Matinik. So, ayun, mas pipiliin ko na yung asawa ko of 18 years. 20 years na kami mula nung boyfriend-girlfriend. So, 20. So, yun, happy ako na very chill lang kasi yun talaga, we're friends. We respect each other so much. And we laugh together, yun ang importante. Parang sa isang tabi na muna yung romance na kailangan mag-date. Eh wala rin naman, di ba? I mean, pwede namang mag-date. Kaya lang, mas siguro home na lang, stay home na lang muna. So hindi ka talagang, you feel so lucky na, na foreigner yung napangasawa and not a Filipino guy? I feel very blessed kasi nahanap ko yung right man for me. Kasi before him, hindi ako into serious relationships. Parang for me, magsiserious lang ako kapag nahanap ko na talaga yung guy na for me. And so nung na-feel ko na siya na yon, alam ko na talaga na he's gonna be the dad of my kids, he's gonna be my future husband. I just knew. We knew right away. And siguro dahil nga nagdadasal palagi yung lola ko, madasalin kasi yung lola ko. Kasi dapat pag ganun, pinagdadasal mo na yung mapapangasawa ng anak mo or apo mo. I believe na yun ang reason kung ba't nahanap ko agad yung right man for me kasi sobrang nagdadasal yung lola ko. Yes, so, kaya ginagawa ko yun sa mga girls ko, sa only boy ko. I pray for them that they will find the right man and right girl for them, you know. Prayers. Yes, your daughter is dalaga na and a beautiful one like you. Salamat. Thank you. Yes, she's 19 and dalagang-dalaga na. Congrats to you and Brian and the kids. Thank you, Eugene. Thanks, Thank Eugene. You, Thanks. Nice to see you. Yeah, you too. Okay. My next question naman is for the guys. Siyempre, alam nyo naman na si Ina, during her heydays talagang one of the crushable I like your term, crushable. Actresses of Philippine movies. Ano yung impression niyo sa kanya ngayon na nakasama niyo na siya? Whoever wants to go first, like Paolo or Christoph. Sige, ako na mag-a-assign, Sir Eugene. Sige. Go, Christoph. Nag-a-assign. Christoph, go.
Oh my gosh, ah, nakaka-conscious. Nung unang kita ko kay Miss Ina, na starstruck ako. I mean, siya yung isa sa pinakamagandang artista na nakita ko. Di naman sa nambobola, pero sa totoo lang. Oo, hindi, sa totoo lang, isa siya sa pinakamagandang artista na nakita ko. Nahihiya talaga ako na magpa-picture sa kanya. Hindi talaga ako nagpapa-picture eh, pero sa kanya talagang nagpa-picture ako. Saka napaka-humble niya, napaka-bait. Tapos ang sarap niyang kakwentuhan. Yan. Napakasaya na nakasama namin siya. Ako personally. Masaya Thank ako you, nakasama. Christoph. Ayan. Thank How about you, Christoph. For me, mas lalong tumas yung respeto ko sa kanya kasi iba siya ka-work. Mabait po siya and down to earth. Okay. Short answer. Thank you, JM. Nakimisina na ang lahat. Wow. Paolo, you're so nice. Mabait, maganda pa siya lahat. Matalino. Yes. Promise, yun talaga yung nakikita ko kay Miss Nina. Sobrang bait. Sobrang maganda. Hindi niya po birthday, ha? Hindi niya oh pa birthday. Oh my gosh, birthday. And that's it, our debutant. Thank you so much for the 18 candles. Yes. Okay, thank you sa inyo lahat. And good luck to your show. Thank you. Thank you, Sir Eugene. Thank you. Ayan.